So, and guys, welcome back sa aking channel at tayo nagbabalik. At isa na namang content video ang ating gagawin. So, ito guys, as you can see, itong nandito sa aking mesa. So, ito yung pag-uusapan natin guys. Panibagong collection to at ito yung magagamit natin sa ating pag-vlog. Ikaraniwan itong gadget na to at ito ay ano, lumilipad. So, yun guys, sinabi ko na. At ito nga ay yung drone. So, ito guys ay magagamit natin sa mga biyahe natin o sa mga ibang vlogs natin. At yun guys, at gagamit na rin tayo ng mga aerial shot at aerial footage. So, ayun. At ito guys, sa wakas is nakabili na rin ako ng aking pinapangarap na drone. So guys, pangarap lang dati itong drone na to. So, hindi ko akalain na makakabili ako ng ganitong gadget. So, yun guys. Bali, nabili ko pala itong drone na to. Second hand lang siya. Pero, hindi siya gamit guys. At 1 month lang niya nagamit nung pinagbilan ko nito. So, ayun. Honest naman siyang ano, magbigay ng mga details about sa kanyang drone. So, ito guys is nabili natin ng 10,500 lang. At meron na rin siyang kasamang extra battery. So, kung bibili mo to kasi guys, yung unit lang kasama yung battery niya is 12,000 at plus 2,500 sa extra battery niya. So, nag-range siya ng 14,500. So, yun guys, nakatipid tayo. So, hindi ganun kadali guys na pinag-desisyonan ko na bilhin to. Lalong-lalo na i-second hand siya. At hindi siya basta-basta gadget guys. Dahil ito ay lumilipad. So, hindi natin alam kung may mga history na nang nag-crash yung, ano, yung unit. So, sa nakita ko naman guys sa drone is parang okay pa naman siya. At mukhang makinis pa naman. So, ayun. At bubuksan na natin. At ipakikilala ko na rin guys kung ano yung nabili natin drone. So, ayun. So, bago natin buksan guys is inaanyayan ko kayong mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo kung may video pa ako na i-upload. So, ayun guys, umpisa na natin. So, konting intro lang. So, ayun guys, at bubuksan na natin. Tada! So, ayun guys, alam nyo guys, nung nabili ko to, excited na excited akong mapalipad. Bagamat wala pa tayong experience sa pagpapalipad at pag-aaralan muna natin kung paano nga ba magpalipad. So, ayun yung unang-unang step na gagawin natin. Sabi din nung nagbenta, binigyan niya rin ako ng mga ilang tips at sa mga beginners katulad ko. So, ang unang-unang step na gagawin natin is sanayin natin yung controller. So, ito yung controller niya. So, mag-practice muna tayong i-control yung up and down saka yung left and right niya. So, kunting pitik mo lang kasi to guys. Talagang gumagalaw siya. Responsive siya guys. So, ayun. Dahil tinesting din namin to, palipa rin, bago ko siya binayaran. So, nakita ko yung ano, kung paano siya palipa rin. Talagang sensitive yung controllers niya. Kunting pitik mo lang guys. Kaya kailangan is masanay din tayo dito. Saka isa pang tip niya, nag-iiba kasi yung control nito. Halimbawa, nakaharap sa atin is yung controller is ano, pagpaharap, pabaliktad yung ano niya, yung control niya. Halimbawa, nakaharap sa atin yung drone. Kung paharap yung controller, pag tinulak mo yan, aabante yan. Pero pagka nakaharap yung nakapatalikod sa akin yung drone is pagka tinulak mo yan
aabante din siya. Kaya minsan nakakalito. Itong up and down, wala tayong problema dito. So, tataas lang naman siya at bababa. Tapos pagka pinihit mo ng pakanan, iikot lang yung drone. Tapos pakaliwa, ganun din. Pa-counterclockwise. So, itong isa is dito tayo malilito. So, ayun guys. Pag-aralan muna natin yung pagpapalipad. At sanayin muna natin yung kamay natin sa controller. So, ayun. So, madali lang naman itong pag-aralan siguro guys. Dati naman tayong station player. So, ayun. At ito nga pala yung kanyang controller. So, buksan muna natin siya. So, ayun siya guys. Ito yung hawakan niya. At ito yung lagayan ng cellphone. So, yung nagpabatak yan, guys. So, bubuksan muna natin siya. So, dalawang click yan. So, yan, nagbukas na siya, guys. So, ganyan yung itsura niya, guys. So, bali, ano pala to, guys. Upgraded ng unang version niya na 1.5 km yung distance flight niya. So, ito, guys, is ano, 3 km yung distance flight ng kaya niyang ano, ilipad. So, yun lang pagkakaiba niya nung naunang version nito. So, ito yung pinaka-latest na version niya. So, yun. Bagamat hindi naman natin palilipagin ng 3 km, yung mas mabuti na yung ano, may extra ano, distance. So, siguro mga 1 km lang yung kaya nating lipad ng ating drone. So, nakakaba kasi guys ng ano ang pagpapalipad ng drone, lalo-lalo na is baguhan pa lang tayo at syempre is lumilipad yan, hindi natin alam kung magkakaproblema habang nasa taas at kung babagsak siya. So ayun guys, siguro pag-aaralan ko lahat ng mga ano, mga safety, flight safety, kung paano siya magiging safe palagi. So ayun guys, so ayun, nakalagay dyan is connecting. So, connecting siya kasi wala pa siyang kukunikan. So, pag binuksan natin itong mismong drone, is kukunik yan. So, guys, pagkatapos ng unboxing natin na to, so, susubukan din natin siyang paliparin. So, ano lang to, pahapyaw lang na palipad. So, hindi ko pa siya bibigyan ng kompletong review. So, bali, unboxing pa lang siya. So, sa susunod ng mga videos ko guys, tabang-abangan nyo guys. Mag-upload ako ng mga patungkol dito sa drone na to. So, ayun, nilapag muna natin to. So, hayaan mo lang natin na naka-on. So, ito yung kanyang battery. So, yung kanyang battery is ano, 11.1 volt. 2,500 milliamp hour. So, yun ang nakalagay. Tapos, lithium ion battery rated voltage 5 volts. So, nakalagay dito, may warning siya nakalagay. Ayun. Charge must be only using factory USB cable. So, yun guys, sabi dito, ang allowed daw nung nagagamitin lang natin pag-charge dito sa battery niya is yung kasama niyang cable. So, dahil wala siyang kasamang cable, so pwede na siguro yung ano, ordinaryong USB cable, Type-C. So, yun. So, hindi ko lang na-remind sa seller, hindi na ipasama yung, ano, yung USB cable niya. So, yung pangalawa, never disassemble, puncture, shock, crash, short end, put the battery into the fire. So, yun, karaniwan naman guys na iniwasan sa isang battery yung mga ganong ano, lalong-lalo na sa sunog, malapit sa sunog. Tapos, never using if battery in water. So, yun guys, hindi naman natin gagamitin ang battery habang nasa tubig. So, yun lang yung mga safety reminders ng battery.
So ang flight time pala nito guys is 25 minutes. So yung sa 25 minutes na yun guys is marami ka nang magagawa. So ayun, napag na natin. So bubuksan muna natin. Ang pagbukas nito is press mo lang ng matagal kung ilan pa yung battery level niya. So mayroon pa siyang dalawang bar. So yan, nakailaw. So apat na bar yan guys. So kalahati na lang yung laman nito. So ang pagpatay is ganun din. So yun, patay na siya. So lapag na natin. At kunin muna natin yung mga kasama. So may isa pa siyang battery dito. So yan, dalawa siya. So kung bibili mo tong isang battery guys is nasa 2,500. So yung kasama niya rin yung extra propeller niya. So ito, hindi ko na siya bubuksan. Bali ano to, 8 pieces. Kasama na rin yung ano, yung tools niya. So ayan. So yun, kukunin na natin yung mismong drone. So yun guys. So bago ko pala makalimutan guys, ang drone na to is ano, is GRC F11S 4K Pro. So ayun yung kanyang unit. So yung unang unit nito guys is ganun din. Pero ano siya, 1.5 kilometer lang siya. So pagkakaiba nung naunang version guys is itong remote niya saka yung distance flight. Yung design ng remote. So yun guys, i-ano na natin. Buksan na natin yung kanyang propeller. So ang unang pagbukas yun guys is unahin muna natin itong may paa. Bago yung sa ilalim. Yung nasa likod. So ayan siya guys. Bali makinis pa tong unit guys. Wala pa siyang gas-gas. May gas-gas man siya guys pero minimal lang. So natural lang naman guys na magkagas-gas siya. So minsan kasi hindi natin maiwasan na tumatama. So ito yung kanyang gimbal cover. So tatanggalin natin. So ang pagtanggalan guys is pahila pa baba. So yun. Two access gimbal na siya. So ayan. Bago kasi binili itong drone na to guys is marami muna akong pinanood na reviews. So kung pero budget drone na kasabay sa mga mamahaling drone. So pagamat yung kanyang mga features is hindi itong kadami, hindi katulad ng DJI. So mga features kasi ang DJI. So ito, konti lang yung features niya pero sa video quality naman guys is hindi naman siya napapahuli. Ay pwede na siyang lumabel sa mga mamahaling drone. So ayan. Tapos tabi muna natin itong kanyang box. At lagay natin yung isang battery. So bago pala palipagin guys is make sure na hindi kumakalas yung battery. Kasi mayroon na guys na habang nasa taas is bigla kumakalas yung battery, malaglag yung drone natin. Tapos unang-unang i-check natin din yung mga propeller ano niya, kung lumaluwag siya. Kasi baka kumalas yung mga propeller niya is bumagsak yung drone natin. So yan guys. Tapos pag nabuksan, unang-unang step is yun nga, pag nabuksan na natin tong ano, tong kanyang propeller. So yun, i-check natin yung mga propeller kung may fit yung pagkaka-screw niya. So pagka okay na,
is bago natin buksan yung mismong drone, is huwag natin kalimutan na tanggalin yung gimbal cover. So baka kasi masira yung gimbal natin pag binuksan natin na nakalagay ito, kasi pagbukas pa lang natin guys is gumagalaw na itong gimbal. So ayun, baka masira. So ayun, huwag lang natin kalimutan tanggalin yung gimbal cover. So ayun guys, buksan na natin siya. So ayun, tumadog na siya. So ayun guys, ibig sabihin pag pula yung niya, hindi pa siya pwedeng palitan, so kailangan muna natin siyang i-calibrate. So ayun, tuturuan ko na rin kayo guys kung paano siya i-calibrate, at just in case na magpalipad na tayo. So ganun guys ang gagawin natin. Tuwing lilipat tayo ng location, mag-calibrate tayo para yung home point na halimbawa mag-return to home siya. Yung home point kung saan siya kinalibrate is doon siya babalik. So pag hindi natin kasi kinalibrate guys, halimbawa nagpalipad tayo sa ibang lugar, tapos nagpalipad tayo sa kabilang lugar, at hindi natin siya kinalibrate, pag nag-return to home siya guys, is ang pupunta niya guys is yung nahuling home point kung saan natin siya huling kinalibrate. So kaya kailangan guys na tuwing ilipat tayo ng location at magpapalit ng battery, is kailangan natin siyang i-calibrate. So ayun. So bali, wala tayong magagamit na monitor kasi ginagamit natin pang video. So sa remote na lang muna tayo. So tuturuan ko na lang kayo guys kung paano siya i-calibrate using a joystick. So buksan muna.
At susunod natin gawin is magpalipad tayo ng kaunti outdoor. So, ayun guys, yun lang ang gagawin natin. At pinakita ko lang yung bago nating laruan. So, ayun. Tapos, tapos ibabalik na natin siya sa GPS mode. So, ayun guys, nag-GPS mode na siya. So, patayin na natin yung remote. So, may baka pala yan guys. Didiscuss ko na rin yung sa remote. So, nandito yung nakalagay dito yung distance, height, speed, tapos velocity, speed, tapos yung battery ng drone natin is nandito, tapos yung battery ng remote nandito rin, yun pala yung katabi, tapos yung wifi connection nandito, tapos yung speed dito sa may kabila. So, yan lang naman yung mga ano dito sa kanyang screen. Tapos yung stop. Pag-stop natin yung makina guys. So, ginagawa yan pagka hand landing ba ang tawag doon? Oo. So, yun. Pag nag-hand landing tayo. So, ito yung pipindutin natin. Tapos, return home button. So, ayan, nandyan. So, ito yung speed mode siya. Tapos ito yung on-off. So, bali ano pala, bago ko makalimutan, is mayroon pala siyang antena dito. So, kada magpapalipot tayo guys, is huwag natin kakalimutan i-taas yung mga antena niya. So, andito rin yung control ng video niya. Sa kabila, itong nasa kanan. Tapos itong sa kaliwa naman is yung camera. At itong baba ng camera is zoom in saka zoom out. Yung nasa kabila naman yung tilt niya. Kung gusto mong ibaba yung gimbal. So ayan. Bumababa siya guys. So gusto mong itaas. So ayan. So, ayun, na-discuss ko na lahat. At ang pagpatay naman guys is isang pindot tapos isang long press. So, ayun, namatay na siya. So, ayun guys. Patayin na rin natin yung drone. So long press mo lang yan. So namatay na siya. At bago na natin palayit itago guys, is tanggalin natin yung battery. So ayan. Katapos guys, is ilagay na muna natin yung gimbal cover niya para hindi natin siya mahawakan. So yun, medyo nahirapan akong ilagay guys. So ang pagtiklop pala nito guys is unahin din yung baba naman yung unahin natin. So ayan, tapos to. So yun guys, itago na natin at paliparin natin sa outdoor. So yun guys, let's go!